Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Bumaba ng 43.6% ang kabuuang bilang ng isdang ibinabagsak sa regional fish ports dahil sa sunod-sunod na bagyong dumaan sa bansa. Gayunman, siniguro ng fish ports na may sapat na supply ng isda ang bansa ayon sa Philippine Fisheries Development Authority. Nangunguna rito ang General Santos Fishport Complex na may higit 12,000 metric tons na sinundan ng Navotas Fishport na may higit 10,000 metric tons. Stranded man ang ilang fishing vessels sa katimugang bahagi ng bansa dahil sa nagdaang bagyong paeng, may tunay-tuniladang fish delivery pa rin ng Zamboanga at Davao Fishport Complex. Isinusulong ni Senator J.V. Ejercito ang crop insurance para sa mga magsasaka. Sa ilalim ng Crop Insurance Program for Small Farmers Act of 2022, sasaluhin ng gobyerno ang 50% ng insurance premium ng magsasakang nagmamay-aring ng mahigit 5 ektarya, ngunit hindi lalagpas sa 8 ektaryang lupain. Ire-require din ang Department of Agriculture na isama ang maliliit na magsasaka sa National Crop Insurance Protection Program. Ayon kay Ejercito, nangangailangan ng pangmatagalang solusyon ng epekto ng mga kalamidad sa produksyon ng agrikultura sa bansa. Isinailalim sa State of Calamity ang probinsya ng Quezon dahil sa laki ng pinsalang dulot ng bagyong paeng. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office, higit 30,000 pamilya ang nawalan ng tirahan na binubuo ng higit 120,000 na individual mula sa 753 barangays. Wala pang mailahad na ulat ang probinsya ukol sa datos o kabuuang pinsala sa agriculture at fishery sectors. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.